Guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat guys. Ngayon naman guys ay gagawa si host ng pamirienda natin. Ang gagawin kong pamirienda ngayon guys ay itong kamuting kahoy. Gagataan ko siya, tapos lagyan ko siya ng sago. Ayan, ito yung ating ingredient guys. Ayan o, meron tayong gata, yung malabnaw, tapos asukal, brown sugar ang gagamitin ko guys, ayan, tapos lagyan ko siya ng pandan leaves, ito guys, tapos ito yung ating takang gata, yung ano natin, yung malapot na gata, tapos lagyan ko siya ng sago para colorful yung ating kamuting kahoy. Ayan guys, umpisahan na natin ang ating pag luluto. Una guys, ito yung ating kamuting kahoy. Subiakin muna natin siya guys. Hiwa-hiwain natin. Ayan. Ayan guys. Medyo liitan lang natin para hindi siya matagal makuluan. Para madali siyang maluto, guys. Ayan, guys. Masarap ito, guys, pang merienda. Kasi, nakakita ako ng kamuting kahoy dyan sa ano, sa palengke. Bagong ano siya eh, bagong pitas, bagong bukay. Ang ganda-ganda tingnan. Ayun, nainganyo ako bumili guys. Kaya ito gagawin ko lang siyang gata. Gagataan ko siya. Lagyan natin ng sago. Hindi na pang merienda natin guys. Ayan. Masarap din naman ito guys, yung nilaga lang, tapos ang ginagawa ko minsan pag nilalaga ko lang yung meron akong ano, bagoong sinasawsaw ko to. Sarap na style probinsya ba guys? Diba? Ayan. Pero ito guys, medyo class ito. Medyo class na luto kasi may gata. Tapos may sago. Medyo class daw. Charot! Class, class. Ayan guys. So ito na yung ating kamuting kahoy na ano na natin guys. So ready na natin to lutuin. Ito na guys yung ating kamuting kahoy, ano na natin, isalang na natin guys. So ilagay na natin yung ating gata. Tapos yung ating kamuting kahoy guys, ito, lagay na natin. Isa-isahin na natin. Ayan. Palalambutin natin siya guys sa gata. Para masarap siya. Tapos lagyan natin, ilagay natin yung pandan natin para mabango guys. Ayan. So, pakuloyin lang natin siya guys. Palambutin na. Guys, ito na yung ating gata. Ayan, konti na yung sabaw niya. Malambot na yung ating kamuting kahoy guys. So, ilagay na natin guys yung ating sa goof. Ayan, para
naman colorful yung ating gata pang merienda. Meron siyang kulay-kulay na assorted na kulay ng sago. Yan. Tapos ilagay na natin guys yung ating kakanggata ito. Yan. Sarap guys ang lapot ng sago. Colorful na siya guys, oh. Ganda tingnan. Tapos lagyan na natin siya guys ng asukal. Gagawin ko guys dito sa aking asukal, hindi ko muna ilalagay lahat kasi ayoko nang matamis. So, tansyado ko lang. Tansya na lang guys, kung gusto nyo nang matamis, so lagdagan nyo. Ayoko nang matamis guys. So, ang ganda tingnan ng ating pinataan. Tikman natin ang ano. Guys, guys, kung tama lang. Tama lang sa akin, guys. Hindi kasi kami masyadong ma- hilig sa matamis, guys. Katamtaman lang. Sobrang lapot, guys, kung ano natin. Magata siya. So, pakuluin lang muna uli natin siya, guys. Hanggang sa maloto yung ating kakanggata. Yan. Ito na siya guys, so sarap! Hinaan natin ang apoy. Ayan mo guys, so wow! Magata siya guys. Sarap ng merienda natin guys ngayon. Tara guys, merienda tayo. Merienda time! Bukad na guys, merienda tayo. Ganda, oh. Ito na guys, oh. Kata siya. Ang sarap, malapot siya. Ganda, saka maano siya, na magkata siya. Gata. Mga Bisaya kasi mahilig sa gata. Guys. Merienda time na tayo, guys. Guys. Try nyo, guys, magluto ng ganito. Masarap siya. Merienda na tayo, guys. Malinamnam. Tamang-tama pang merienda. Maganda guys yung ano luto natin yung mga ganito kasi nakakasiguro tayo na malinis tsaka natural na luto. Pag bumibili kasi tayo sa labas, hindi natin sigurado kung malinis yung gata nila, kung paano nila ginagawa. Eh, mas maganda talaga guys yung sarili nating luto. Saka masusunod mo talaga yung gusto mo. Gusto mo pasarapin. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. See you my next vlog ulit. Thank you.
vision.